Alam mo ba ang kwento ng Holocaust or genocide o mas kilala sa mass killing of Jews sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig na ang nasabing malawakang pagpaslang ay sa pamamagitan ng gas chamber at pagpapahirap sa mga Hudyo na nangyari sa kamay ng popular at kilalang diktador. Kilala mo ba siya? Kung hindi, siya ay aking pakikilala. Siya lang naman ay si Supreme Commander-in-Chief Adolf Hitler, ang nagtatag at leader ng German Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagpahirap sa libu-libong Hudyo at sundalo ng Red Army. Ang kwentong to ay base sa tunay na pangyayari na naganap sa Auschwitz Concentration Camp. Ang Auschwitz Concentration Camp ay isang lugar sa bansang Poland kung saan ginawa at ginanap ang isang malawakang pagpatay sa mga lahing Hudyo na kanilang bihag na umabot sa mahigit 6 million sa pagitan ng taon ng 1941 at 1945, na kung saan kasalukuyang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang programa na ito ay tinawag ng mga Aleman o German Nazi na anti-Semitic program na pinamumunuan ni Adolf Hitler. Ginawa ng mga Nazi ang programang ito para ipunin ang mga lahing Hudyo at tanggalan ng karapatan at gawing bihag, at doon sa lugar na kanilang pinagdadalan sa lugar ng Auschwitz camp na binubuo ng higit 300 gusali kasama ng mga barracks, krematorya at gas chamber. Sa lugar na ito, iniipon ng mga bihag na Hudyo. At sa pagdating pa lang sa Auschwitz camp, ito ay kanilang sinesegregate base sa edad at kakayanan para gawing alipin o manggagawa sa mga factory, pagpapatayo ng gusaling militar at mga sakahan na pagmamayari ng mga Aleman. Doon, sila ay ginugupitan ng buhok, pinapalitan ng damit na may stripe na kulay itim at puti o damit pang bilanggo at pares ng sapatos. Bukod doon, sila ay nirirehistro sa pamamagitan ng tato na may serial number sa may kaliwang braso. Sadyang puro paghihirap ang inabot ng mga Hudyo sa kamay ng mga Aleman o German Nazi, dahil sa isang kama o bangs ay dapat tatlo silang natutulog. Gamit ang isang balde, ito ang kanilang nagsilbing palikuran kung saan sila ay dumudumi at umihi. Bukod doon, isang beses lang sila pwede maligo sa isang linggo. At bukod pa doon, ang ibang sundalo o bilanggo ay sumasa ilalim sa eksperimento ng mga German Nazi, na kung saan kinilala ang notorious na doktor na sila Dr. Karl Kolberge dahil sa kanyang sterilisasyon sa pamamagitan ng X-ray at pagturok ng kung ano-anong kemikal sa obaryo ng bihag na babae. At si Dr. J. Mengele ay kinilala dahil sa kanyang pag-eksperimento sa paggawa ng identical twins o tinatawag na perfect Aryan, na isa din sa programa ng mga German Nazi. Sadyang kalunos-lunos ang sinapit ng mga bihag, lalo na yung may hina, na may sakit, na di kaya magtrabaho, mga bata, mga babae, at mga matatanda. Dahil pagdating pa lang nila, at matapos suriin ng mga doktor na Aleman, sila ay pinapapasok sa isang malaking palikuran, at doon sila ay sinasabihan na maligo. Pero yun pala ay isa panlilin lang. Dahil ang nasabing malaking palikuran ay ang popular na Nazi gas chamber. Sa pagpasok nila, ito ay ilalak ng mga sundalong Aleman at magpapakawala sa nasabing palikuran ng nakakamatay na kemikal na usok. Pagkatapos nun, sila ay dadalhin sa krematorya kung saan ang lahat ng katawan ng mga nasawi ay susunugin. Halos bumilang sa 20,000 kada araw ang isinasalang sa nasabing gas chamber. Ito ay kanilang ginagawa upang hindi mag-iwan ng ebidensya sa kanilang kagimbal-gimbal na mass killing. At noong January 27, 1945, nagawang makuha ng Soviet Union Army ang Auschwitz Concentration Camp sa kamay ng mga German Nazi, at doon kanilang napalaya ang mahigit 7,500 na bihag at 600 na bangkay na tao na kanilang natagpuan. Bukod pa doon, sila ay nakasamsam ng mahigit 370 na damit panlalaki
837 damit pang babae at 7.7 toneladang buhok ng tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin mabilang ang taong pinaslang sa nasabing lugar dahil sa walang data o anuman na itala. Sa kadahilan ng sinunog lahat ng mga dokumento ng mga German Nazi bago pa dumating ang mga Red Army or Soviet Union. Pero base sa estimate ng Soviet Union government, umabot sa halos 4 million ang namatay sa nasabing lugar at higit kumulang 0.5 million ang namatay sa gas chamber. Doon na nga nagtatapos ang ating kwento sa ating dagdag kaalaman. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa ating mga susunod na video.